dito sa Albay. Mayroon daw halimaw sa ilalim ng tubig. At naglalabasan daw sila pagsapit ng dilim. Kanya-kanyang tambay ang ilang residente sa ilog na ito. Inaabangan kasi nila para hulihin ang isang mailap na nilalang na aabot daw sa 16 kilo at may haba na hanggang 5 talampakan. Kailan niyo po na-discover yung halimaw na ito dito sa ilog? Mula pa nung bata ako, nakakakita na po ako ng malalaki talaga na uhuli. Malalaki po talaga, malalaki. Nasa lungga po sila usually kasi yun po yung pinaka parang habitat po nila. Lumalabas lang po sila pag mangahanap ng pagkain. Ang halimaw na tinutukoy ng mga residente rito ay ang giant mottled eel o burirawan. Panlamansyan at pwede rin pagkakitaan. Yan, nakadalawa na po kami. Estimated 10 to 12 kilos. Nakabingwit yung ano, yung kasama ko dito sa ano, ilog. Dakil, dakil. Angling ang tawag sa paraan ng paghuli ng grupo ni na Alvin. Gamit nila ang mahabang pangbingwit na may fish hook at kinakabitan pa ng pain. Nakita ko yung larvae ng coconut beetle. Yun yung ginagamit nila. Gusto niya ba yung ano, yung parang live na gumagalaw na ganun? Opo, hinahabol po nila yun. Pag nakita po nila yun gumagalaw, dinadakma po agad nila yun. Ipapain nila ang coconut beetle o uwang, saka maghihintay ng kagat ng burirawan. Pero hindi raw ito magiging madali. Inihila na po niya yun. Dinadala niya yung nakain niya sa pinaka-safe na lugar. Pagka naipasok na po niya yun sa lungga, di mo na po siya makukuha. Kahit na anong hila mo po, di mo sila makukuha. Mahirap na rin makita ang mga burirawan dahil sa kulay tsokolating tubig sa ilog. Nakita namin yung situation ng river. May mga concrete structures na sa mga lugar na yon, tapos yung amount of basura na nakikita doon sa river system. Madalas sa malinis na tubig na mumuhay ang mga freshwater eel. Tulad ng nadokumento namin sa Cagayan. Ang tirahan nito ay dito sa mga upstream. Pero itong mga eels na ito, they're the top predator dito sa ganitong klaseng habitat. Carnivorous ang mga freshwater eel. Kaya paborito nilang kainin ang malilit na isda at crustaceans tulad ng alimasag. Talagang natural sa kanila na slimy, parang sahito. Defense nila yan ano, para makatakas kagad sa mga predators. Sa ilap ng mga freshwater eel o burirawan, madalas inaabot na ng gabi sina Alvin para makahuli. Mas aktibo raw kasi ang mga isdang ito pagpatak ng dilim. Yeah, meron na. At hindi nga sila nabigo. Yeah, pisa on. Bukod doon sa burirawan, may mga ibang river monsters din na nahuhuli sila. Tahanan ng mga giant mottled eel o burirawan ang ilog na ito sa Uwas, Albay. Ang malaking isda na ito ang target ng grupo ni na Alvin para ibenta o kainin. Naaabot daw sa 16 kilo. 3 kilos, igat, kasili, palos. At may haba na hanggang 5 talampakan. Yung malalaki po, for sale yun or pangulam po namin. Saan nyo binabagsak yan? May magtitext na sa amin yan. O Bin, dalan mo ako dito kung may, pag mayroon. Ibinibenta nila ang huling burirawan sa halagang 300 pesos kada kilo. Sa gabi, mas aktibo ang mga burirawan, kaya hinihintay ng grupo ang pagsapit ng dilim.
nang biglang yeah, meron na! Yan, pisa on! Maliit lang, maliit! Ito ma'am, talagang lumalaki to. Pag nakabuelo siya, hanggang 15 kilo, 16 kilos, lumalaki yan. Dahil hindi ito kalakihan, pagsasaluhan na lang daw ito ni na Alvin. Sa kabilang parte ng ilog, nahuli ang isa pang itinuturing na halimaw ng ilog sa uwas. Pero huli mo, sir. Ito, snake turtle. Laki. Marami na rin po ba niya? Marami. Ito yung nagiging problema namin pagka mahuli ka ng kasilip. Ito, tumitira din ito ng pain namin. Inexamine ko ang nahuling pagong ni Emil. Nakumpirma kong isa itong Chinese softshell turtle o ahas pagong. Hanggang dito sa Bicol, sa May Albay, is kumalat na rin itong Chinese softshell turtle. Ito yung talagang river monster na tinatawag. Dahil bukod sa itsura nila at sa, you know, sa ugali nila na nangagat, napaka-destructive na mga invasive species nito. Dahil makita mo yung pwesto pa lang ng mga galamay niya eh, is meant to dig into the mud. And marami siyang nasisira ng mga bahay ng mga endemic species natin, ano? We know that the Chinese softshell turtle will eat anything, and including yung mga elvers ng mga burirawan. Yung elvers are the young eels, ano? Tapos pwede din niya pasukin yung lungga ng mga mottled eel, and pwede niyang i-prey din itong mga burirawan na ito. Kaya para hindi maubos ang mga burirawan, may ginawang hakbang ang grupo ng mga angler. Do you do catch and release here pagka maliit? Matik po sa amin yon. Basta ang huli po namin, di siya umabot ng 1 kilo, release po yon. Malaki ang papel ng mga burirawan sa ecosystem. Sila ang naglilinis ng tubig sa ilog. Isa rin sila sa pagkain ng mga ibon at malalaking isda. Kadalasang nagmamigrate ang mga eel mula sa dagat, saka sila naghahanap ng lugar kung saan sila maglalagi. Most likely, ang sinesettlean kung marmurata is yung freshwater area. Hindi pwede po yung murky water. Kailangan po yung water quality maganda. Maganda yung oxygen DO content, maganda yung pH. Importante po yung habitat niya, yung water quality. Ayon sa eksperto, may kakayang mag-adapt ang mga freshwater eels sa kanilang kapaligiran. Kung nandun man po siya, basically siguro adaptation na lang yon. At siguro yung food availability, nagkataon lang siguro at that point in time na nag-feed siya. Kasi yung mga lugar na yon, marami din yung mga small invertebrates kinakain po ng eels. Kung nakikita natin na parang yung dami nila, yung sukat nila ay unti-unti nang lumiliit, hanggang kailan pa kaya nila kayang i-sustain yung kanilang presence doon sa river system kung hindi pa natin ginagawa ng paraan? Maliit lang yung effort na nagagawa ng mga anglers na nagpupulot silang mabasura. Kung iisipin maigi, hindi naman ang mga burirawan ang dapat katakutan. Ang tunay na halimaw wala sa ilalim ng tubig, kundi nasa lupa.